USB robot na ginagamit ng Japanese experts sa pag-aaral. Gaya ni Nobi, mayroon siyang kamera sa mata at microphone sa tenga. Ang motor skills naman niya, kahalintulad ng sa isang 6 to 9 month old na sanggol. Kaya ito nakakatayo at nakakagapang. Ang mga Android tulad ni M3 Neoni ay ginagamit ng mga researcher para mas maintindihan ang brain development ng mga bata. Ang mga camel na karaniwang nakikita naglalakad sa disyerto, pinangangarera sa Australia. At hindi lang ito trip-trip lang na karera. Tradisyon na kasi ito na 40 years nang ginagawa. Yan ang Alice Springs Camel Cup at hindi biro ang pagsakay ng mga hinete dahil sa hump sa likod ng camels. Minsan nga ay may nahuhulog pa. Patok ang camel race hindi lang sa mga lokal kundi maging sa mga turista. Sherian Torres, GMA News. Susunod. MILF commander na pangunahing suspect sa pagdupot sa anak ni COMELEC Commissioner Elias Yusof napatay sa enkwentro sa Marawi. At Penelope Cruz ikinasal na sa kanyang Spanish actor boyfriend. Mainit na balita dito sa... Itinalaga ni Pangulong Noynoy Aquino si Marvic Leonan bilang GRP peace negotiator. Ang utos daw ng Pangulo, simulan na ang dialogue sa MILF. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, sisimulan na ang peace talk sa MILF sa lalong madaling panahon. Ayon sa Malacanang, kinokompleto na ang government peace panel na pamumunuan ni UP College of Law Dean Marvic Leonan. Sa isang press briefing dito sa Palasyo, inanunsyo rin ni Ging Deles, Presidential Advisor on the Peace Process, na magkakaroon ng advisory body na gagabay sa peace panel sa pakikipag-usap sa MILF at sa makakaliwang National Democratic Front. Ang advisory body ay kabibilangan ng mga mababatas, members ng 1987 Constitutional Commission, mga dating Chief Justice ng Supreme Court, local government officials at mga dating chairman ng government negotiating panel. Nangako naman si Dean Leone na magsasagawa sila ng dialogue sa MILF para maganda ang maging takbo ng negosasyon. Ang utos daw ng Pangulo sa peace panel ay itigil na ang pagdidribol at huwag nang patagalin pa ang negosasyon na ilang beses na ring naantala. Magiging sincero raw sila sa pakikipag-usap at umaasang magiging sincero din ang MILF. Binubuo pa rin ang peace panel na makikipag-usap naman sa mga rebeldeng komunista. Samantala, Rafi, nagpunta dito sa new executive building ng Malacanang ang dalawang napapaulat na opisyal ng communications group na papalit sa Office of the Press Secretary. Bumisita dito ang dating kolumnistang si Manolo Quezon at dating broadcaster na si Ricky Carandang. Ayon kay Quezon, hindi pa sila opisyal na naitatalaga, kaya hindi pa sila ganap na makapagsimula sa trabaho. Ganun pa man, ay tumutulong na raw sila sa pag-aasikaso sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Patay sa enkwentro sa Masulanan del Sur ang pangunahing suspect sa pagdukot sa anak ni COMELEC Commissioner Elias Yusof. Si Dimaporo Maniri Dimasakal alias Commander Delta Umano ang unang dumukot kay Noraldin Yusof bago niya ito itinasa sa mga bagong suspect. Ayon sa militar, nakipagpalitan daw ng putok ang suspect sa mga otoridad. May namatan pa umano itong dalawang sibilyan o may natamaan daw itong dalawang sibilyan. Si Commander Delta rin daw ang namuno sa pananambang sa ilang sundalo ilang araw na ang nakalilipas kung saan isang sundalo ang namatay at sampo ang nasugatan. Bumisita ngayon sa Isabela si Pangulong Noynoy Aquino. Ito ang una niyang opisyal na out-of-town trip pagkatapos ng kanyang inaugurasyon. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia, nandito nga ngayon sa norteng bahagi ng Luzon. Dito si Pangulong Noynoy Aquino para dalawin ang ilan sa mga miyembro ng army na napaslang sa Mountain Province nito lamang nakaraang Biyernes. Unang dinalaw ng Pangulo si Private First Class Anthony Bunagan dito sa Tuguegarao City sa Cagayan pasado alas 10 kaninang umaga. Napaaga naman ng narang dating sa may ilagan sa Isabela itong si Pangulong. Ang convoy ni Pangulong Aquino 11:30 naman ng umaga nakaschedule na dumalaw itong si Pangulong Noynoy Aquino sa bahay naman ni Private First Class Camilo Topino ng Philippine Army rin dito sa barangay Manaring, bayan ng Ilagan sa Isabela. Pero alas 11 pa lang ay dumating na nga ang convoy ng Pangulo. Pagbaba pa lang nito ng isang itim na SUV, naghiyawa na ang mga kamag-anakan maging ang mga kapitbahay ng pinaslang na sundalo. Agad dumiretso sa loob ng bahay ni PFC Topino si Pangulong Aquino at nakiramay sa mga kaanak nito. Halos 10
10 minuto lamang ang itinagal nito sa loob at tumulok na ang convoy patungo naman sa barangay Marana First. Ilang kilometro lamang ang layo nito, Pia, para makiramay naman sa mga kaanak ni Staff Sergeant Melchor Castro na isa rin sa 7 napaslanga sa umano'y inkwentro ng mga miyembro ng New People's Army. Gaya ng nauna, sinalubong din ng maraming tao ang Pangulo at saglit lamang na humarap sa mga naulila ni Sergeant Castro. Nagpa-unlock naman ang ambush interview ang Pangulo sa mga miyembro ng media matapos dumalaw sa mga napaslang na sundalo. Kabilang sa mga napag-usapan ay yung mga usapin sa rehabilitasyon ng mga lugar na nasalantangan itong bagyong Basyang kahapon. Sa interview rin, inanunsyo ni Aquino ang pagtatalaga bilang chairman ng GSIS kay dating Negros Occidental Governor Daniel Lacson. Matatanda na si Lacson ay minsan na rin naging opisyal ng SSS sa ilalim ng ina ni Noynoy Aquino sa administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Sa ngayon ay kararating-dating pa lamang ng convoy natin dito sa palipara ng Kawayan sa Isabela kung saan may private lunch ngayon si Pangulong Aquino kasama ang ilan sa mga opisyal ng probinsya. Alas 2:30 ngayong hapon, inaasahan ang lilipad ng Pangulo pabalik ng Maynila. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Isabela. Pia? Maraming salamat, Cedric Castillo. Leonardo DiCaprio abot-abot ang papuri sa direktor ng Inception na si Christopher Nolan. At Penelope Cruz kasal na. Ang Star Bites sa Tini Lars Santiago. It's a match made in Oscar heaven. Nagpakasal na si Penelope Cruz at ang Spanish actor boyfriend niyang si Javier Bardem. Ayon sa publicist ni Penelope, sa Bahamas ginanap ang private wedding na dinaluhan ng mga kaanak ng dalawa. Ang bridal gown, obra ng sikat na designer na si John Galliano, na longtime friend pala ni Penelope. Dati nang bumida ang Spanish couple sa pelikulang Vicky Cristina Barcelona na idinirect ni Woody Allen. Nanalo si Penelope ng Oscar Award for Best Supporting Actress para sa pagganap niya rito. Dati na rin nakasungkit ng Best Supporting Actor Oscar Trophy si Javier noong 2007 para naman sa crime thriller na No Country for Old Men. Dumalo naman si Leonardo DiCaprio sa red carpet premiere ng Inception sa Hollywood. Ayon sa aktor, bilib daw siya sa creativity ng direktor ng pelikula na si Christopher Nolan. I think Chris really constructed his own dream space in this film. It has its own rules. That's what makes him a great filmmaker. He knows how to make decisions like that. Namataan din sa premiere ang iba pang cast members ng pelikula na sina Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt at Ken Watanabe. Iikot ang kwento sa isang security agent na pumapasok sa subconscious sa panaginip ng kanyang subjects para nakawin ang kanilang mga sikreto. Pero mas challenging ang kanyang final task dahil kakailanganin niyang magtanim ng ideya sa utak ng isang tao. Starry Starry Night, yan ang tema ng Governor's Ball Party para sa Emmy Awards ngayong taon. Sa katapusan pa ng August ay daraos ang awarding ceremony, pero ngayon pa lang, inihahanda na ang venue, ang palamuti at ang table arrangements. At syempre, nakaredy na rin ang Emmy trophies na ipamimigay sa mga magwawagi. Lars Santiago, GMA News. U2 frontman na si Bono fully recovered na raw matapos umailalim sa surgery nitong May. Sa website ng banda, may nakapost na video na nagsasabing fit to perform na ulit ang kanilang bokalista. Hindi idinetalye ni Bono sa publiko kung bakit siya nagkaroon ng back injury nitong May. Ito ang dahilan kung bakit kinansela ng banda ang kanilang sold-out sanang North American tour. Inireschedule ito sa susunod na taon. At naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Para sa iba pang malalaking balita, mag-log on sa www.gmanews.tv. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type na ang GMA News space on at isend sa 4627. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali tuwing alas 12:00 para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. Mula sa tahanan ng katotohanan, PR kang helpo. At ako po si Raffy Tima, ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali.